Okay, sa video na to, mag-react tayo sa isang video sa YouTube na naging viral din ito, na video ng pagpapagaling ng isang Pilipino pastor or apostle claiming to be an apostle doon sa isang video sa YouTube, no, na nagpagaling siya ng isang demon possessed na lalaki. Okay, tignan natin, ano. Siyang gagawing aswang, yung kanya pong mata po'y nababalisik. Tapos sa kanya pong katawan po'y kumakampay. Siya po'y pumunta ng albularo, hindi daw po gumagaling. Isang araw, napanood niya po kayo sa television, naging daan para siya po'y makarating sa lugar ito. Ang sabi po niya, lahat po, kumakampay sa kanya pong katawan. Yung video galing sa This Is Our Shield. Ito na, nagre-react pa eh. Nangihinig pa sa takot sa harap ko. Ayun, no, nagre-react. Una-una akong pinagkataka rito na sa'yo, nakapagtago pa. Kung siya ay demon possessed talaga, nakausap po siya ng maayos, pero rito na napunta sa harap. Hindi mo yan mapapatino ng ganyan. Kasi sa Bible, yung man of Gadara, talagang di nila magapi. Di nila maano eh. Diba? Kaya nga andun sila sa, andun yung man of Gadara sa mga tomb. Kasi wala sa kanya makapagpatahimik. Kilala niya tayo eh. Pero dito, itong lalaki na to, diba? Diba na yun, no? Baka kung tunay na demon possess yan eh, sinakal pa itong... Ayan po yung Bible. Diba? Naintindihan niya na sinasabi ko? Di, tsaka ano, hindi mo, pansin naman yung lalaki, naka-polo, pantalon, ano pangalan? Diba? Sapatos, diba? Ayaw yung sombrero pa nga siya eh, no? Out! I rebuke you, iwanan mo siya, wag alang papalik, Satanas, kinagapos kita. Labas! Layas! Hindi mamaya, ngayon din. Labas! Lahat na nilagay mo sa kanyang katawan, bulutin mo, kasabay ng pag-alis mo. Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus! Labas! Wag alang papalik. Tumayo ka. Kasi? Ngayon ka sa akin. Ano pangalan mo? Yes. Saan ka nakatira? Marami. Saan ka nakatira? Asay. Sino nagpalaya sa iyo? Si Jesus. Mas maganda sa pelikula yan. Sabi ko, mas maganda sa pelikula yan. Mario. So, umaarte lang sila, no? Kung sa pelikula mas maganda. So, para silang umaarte. You know, in-advertise pa yung kanilang programa. Tingnan niyo po si tatay, bakit po siya nanginginig? Lumalabas po yung mga demonyo sa katawan. Yun po yung sabi ng Acts 8. Actually, ang gagawin ngayon ito, mag-renounce ng gusto para yung access mawala. The demons trembled at the presence of Jesus Christ. So actually, hindi ako nakita niya si Jesus. Yan yung nangyari roon sa Mark 5. Sabi yan sa James, di ba? Diba lumuhod siya, Lord? So Mark 5, guys. You know, ganyang klaseng ano. Diyan nagtatapos yung video, no? Guys, yung ganyang klaseng mga fake healing, guys. Dapat kiniklaim niya pa siya ay apostle. Napakaraming mga bulaan talaga ng lipa na sa ano natin. Kaya kapag ang isang tao talagang kulang sa kaalaman sa Biblia, napakadali niyang madaya. Napakadali niyang mauto ng mga maraming mga bulaang propeta, bulaang apostol sa nagkalat sa YouTube, sa internet, nagkalat sa bansa-bansa natin, sa ibang mundo. Okay, sa bawat panig ng mundo, no? Nagkalat yan. Kapag ang isang tao kulang talaga sa kaalaman sa Biblia, napakadali niya mauto. Napakadali niya, ano. Kaya andyan ang Bible, basahin nun natin. At alamin nun natin kung anong katotohanan. Pag-aralan nun natin ang Biblia. Kaya, probably marami dito magko-comment na syempre iba opinion ninyo. Pero sana, bago kayo mag-usga, no? Bago tayo mag-ano ng ganyan, alamin muna natin yung buong Bible. Sa unawain muna natin at alamin natin talaga
at magkaroon tayo ng sapat na kalaman sa Biblia para sa mga ganyang bagay. Para rin tayo na mga Kristiyano is ma-prevent tayo sa mga ganyang klaseng deception. Dahil si Satan, ang una-una niyang inaalis sa atin is ang ating kaalaman sa Biblia. As much as possible, gagawin ni Satan lahat para hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka makapag-aral, hindi mo malaman ang katotohanan. Kaya there are so many people na deceived ngayon dahil sa kakulangan sa kaalaman sa Biblia. So, kaya kailangan yung basahin, alamin at basahin talaga ng lubusan ang Biblia. Unawain, meditate, talagang i-memorize yung pa ang Bible para ma-prevent yung mga ganyang klaseng deception sa atin. So unang tingin mo sa video, parang totoo. Pero upon reading the Bible, ang daming mali, ang daming mga hindi totoo sa mga sinabi niya at sa mga nangyari diyan, okay? Maraming magsasabi na yan ay acting at bayad yung lalaki. Well, there's possibility. Pero yung mga nangyari diyan, walang wala sa Bible talaga. Okay, kaya na rin umusga, no? Ito ay ako na lamang, reaction ko lang naman sa video. Okay, with that, thank you very much sa inyong pakikinig at panonood. Leave a like. Sa mga di pa nag-subscribe sa ating channel, subscribe kayo and share this video to others at makita na rin nila at ma-enlighten din sila sa mga ginawa tayong reaction dito, no? Okay, with that, thank you very much. See you in the next video.